kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa mga patunay kung gaano kapopular si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talagang pinapakinggan ito ng lahat ng media outlet kapag ito'y magsalita. Trending kaagad ang anumang gagawing pahayag nito dahil sa marami ang nagbabantay sa kanyang mga sasabihin. Kahit na ang iba dito ay pabiro lamang pero siniseryoso pa rin ng ilan. Magkasabay tayo sa ganun. Magparade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan at putulin ko yung ano niya? Yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakuha sa bayan natin ng inom doon. Wala yan, okay, matakot niya kay Satanas. Matapos bumanat ng maanghang na mga revelasyon patungkol sa napakabait at napakagalang na Pangulo ng Pilipinas, ay muli na namang nalagay sa front page si FPRRD nang magsalita ito tungkol sa balak niyang pagpapahiwalay ng buong Mindanao sa Pilipinas. Ibig sabihin ay gusto nilang magkaroon ng sariling pamahalaan at pamamalakad ng Mindanao na hiwalay sa gobyerno ng ating bansa. Ito ang paliwanag ni FPRRD kung bakit niya gusto ito. Mag-independent tayo kung kayo ninyo. Ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Walang nangyari sa Pilipinas. There's a process in that. I think before the UN where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, the sign that we want separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Sinigundahan at pinaliwanag ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang posibleng magiging kalalabasan ng Mindanao kapag ito'y humiwalay sa panggobyerno ng Pilipinas. Ginawa niyang ehemplo kung ano na ngayon ang narating ng bansang Singapore na kahit masyadong maliit lang ang kanilang sakop pero naging mas mayaman pa ito kesa bansang Malaysia kung saan ito noon nagmula. When Lee Kuan Yew and the other leaders in Singapore decided to secede from Malaysia in 1963, 64, and 65. Wala may bloodshed. Wala. It was peaceful. Istorya sila Kuan, no? Na si Lee Kuan Yew allow us to separate from Malaysia. Because maybe in the future, we can help you. So ang hitabo, we all know, Singapore ha, tanawan eh. What is the size of Singapore? Exactly as small as Siargao Island of Surigao del Norte. Yung nanalagat ako, no natural resources, no agriculture, even the waters of Singapore is imported from Malaysia. Had Lee Kuan Yew and the other leaders then not mastered enough courage to separate from Malaysia, maybe until now, Singapore still a part of a third world country. But look at Singapore now. Asang Singapore? First world. First world. Karon, i-compare niyo mo sa Mindanao. Ang Mindanao, dagat o kwan, o natural resources, agriculture, may mga tao, no? There is no reason why an independent Mindanao country will not succeed. Wala reason. Ang asset lang sa Singapore isa, good governance. And we have a lot of leaders in Mindanao na maayo sa hibalo magpadagan o gobyerno.
Maganda pagpakinggan ng eksplanasyon at pananaw ng magkaalyadong sina Pantaleon Alvarez at Rodrigo Duterte patungkol sa plano nila na paghiwalay ng pamamalakad ng Mindanao sa gobyerno ng Pilipinas. Pero ang planong ito ay napakahirap talaga maisakatuparan. Hindi lahat ng mga taga Mindanao ay pabor sa balak na ito. With due respect po kay Sir President, syempre kami po yung sa Marawi, Lanao, Bangsamoro, ang pinakanabugbog na po ng secession, ng rebellion, 50 years, peace talks. So, Sir President, I'm sure, sir, yung mga expression nyo na kinalanin kami, I'm sure yung out of motion nyo na hindi naman yung call to inciting to sedition na nasa penal code. So, this is ano naman yung secession has always been a buzzword sometimes sa mga, you know, minsan hindi kami nare-recognize ng Maynila, lahat Maynila, kaya nga may federalism, di ba, Senator Robin? But no, allergic na po ako. I mean, allergic na po kami. I mean, as young Muslim professionals, no po to secession. It shouldn't be a word even that should be raised. I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. So, as a Mindanawan, no, my province, sa Lone District of Camiguin, hindi papayag doon. Kasi kung talagang totoohanin nila, ang Camiguin po, babalik na lang sa Visayas. Gusto ko nandun pa sa star ang Camiguin. Eh medyo, sa tingin ko, malabo pa. Malabo pa yon. At because malabo pa yan, at hindi yan ang ating priority, abay, dapat siguro pag-usapan natin muna yung more important matters at hand. To be able through progress, through development, stop all this kind of proposals because we want to be strong, united Philippines. Thank you. Ilan ba kami taga Mindanao? 1, 2, 3, 4. May taga Mindanao. That is their opinion. We don't share the same idea. Ayaw namin humiwalay unless paano hindi ko nga maintindihan ang statement nila. Gusto nila humiwalay kasi wala. According the last time we checked, according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos. Anong iiwalay? Dahil nakakuha na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito na pabayaan nyo at hindi nyo naalagaan, tapos iniisip nyo, sarili nyo lang, bakit naman ganun? No? So why I don't see right now good and I don't see any benefit for this country, for Mindanao to separate, tapos pagtitingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya, nahihiwala yung Mindanao, may iwan eh. So, I still believe that we have, it is of more benefit that Mindanao be part of this republic. Pag humiwalay siya, madidihado pa. Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa kanilang distrito, sa kanilang siyudad. Paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na? So, I disagree with them. Sinubukan na itong gawin ng ilang mga grupo sa Mindanao kagaya ng MN Inor at MI ni Salamat, pero hindi rin sila nagtagumpay. Dumanak lang ang maraming dugo sa lupang pangako pero hindi ito napahiwalay sa bansang Pilipinas. Ayon rin sa mga law experts, hindi madaling gawin ito dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangang protektahan ng territorial integrity ng Pilipinas. Kaya hindi ito basta-basta na lang ihihiwalay. Kung idadaan naman daw sa PIO People's Initiative ang usaping ito, ay malabo rin daw na mangyari dahil hindi lang ang mga taga Mindanao ang solong hihinga ng pirma, kundi pati na rin ang ilan sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Kaya imposibleng mangyari ito. Siguradong kahit si dating Pangulong Duterte mismo ay kumbinsidong malabo ito, lalo na kung hindi lang naman pala siya ang mismong tatayo at mangunguna sa planong ito. Aminin man ang iba o hindi, pero kapag wala ang presensya o suporta ng dating Pangulo,
sa kahit na anumang ginagawa ng kanilang partido ay siguradong hihina lamang ito. Ikaw, pabor ka bang gagamit ka ng passport kapag papasok ka sa Mindanao? Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man ang padala sa atin ng Dagu. Tayo man ang... Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.